Isipin nyo to, bakit sa ML lagi may ganap, lagi natutuwa yung tao manood? Kasi may Chuk, may Wrecker, may Zapnu, may Chaknu, may Rene J, may H2, ako, si Hypebeats, ang dami min, ang dami. Tapos pagdating naman sa Dota, si Kuya Nick, Wombo X Combo, alam mo yun, matutuwa ka, lagi may ganap. Pero pagdating sa, yung sa LOL community, bakit wala? Really, nigga? Di nyo pa ba gets, ba't di nakiklik yung game nyo? Okay, sabi natin sa iba, sa, ba't din sa PUBG or sa ibang game, ba't di nakiklik yung game nyo? Kasi that wala. Ay walang nag-hype sa inyo. May streamer kayo pero hindi, walang hina-hype. Parang stream lang. Hi guys, I'm Shibu with the 1409. And in this video, i-explain natin ano nga ba talaga nangyari sa LOL community over the past years, no? Now, this is a public response sa video ni Doggy claiming that the LOL PH community is dead. And that it is mainly because of its streamers not hyping up the game itself or the community enough, no? Indeed, it cannot be denied that compared to the achievements and biggest moments of mobile legends dito sa bansa, like let's say the SEA Games, no? Totoong manliliit muna ang LOL PH community. Pero palagay ko, hindi progresibong sagot na kasalanan ng streamers o hindi hinype ng mga streamers ang LOL PH community. Kaya ito deads. Pero yon, magtungo na tayo sa Mobile Legends, dogs, diba? Ang pagpasok ng era ng mobile gaming, no? Una sa lahat, kinopya ng ML ang LOL, no? That is a legally proven fact. Na yeah, although parang hindi importante business-wise, ay may matututunan pa rin tayo pag susuriin. The lesson here is of the gameplay elements of LOL that is put into mobile, e papatok siya sa mga tao. Hindi ba? Dun naging henyo ang Moonton eh. Hindi lang dahil sa successfully nilagay nila ang gameplay ng LOL sa mobile, e in-improve pa nila by adding more features sa Mobile Legends. For example, yung street rank, di ba? Patok na patok yun sa mga users. Di ba? Gaya ng Dota, kaya naging kilala ang ML sa Pilipinas is because it is readily accessible compared to LOL. During that time, no, circa 2016-2017, ay kasagsagan ng pagkakaroon ng smartphones ng lahat. Para sa akin, natural na natural, no, na maglalaro ang mga Pinoy ng Mobile Legends dahil nga mobile game ito, di ba? Actually, yung ML, una kong nakita yan sa Garena office pa, no? At ang dami sa aming tuwang-tuwa laruin yun. Kasi that time, lahat kami gulat na gulat din na pwede ka maglaro, no? Ng MOBA sa mobile device, di ba? Although you have, ikaw dogs, no, have a very big contribution to the ML scene in the Philippines, it is very possible na hindi ikaw ang bumuhat sa Mobile Legends. And rather, yung Mobile Legends ang bumuhat sa'yo noon, di ba? Tandaan na ikaw ang pinakaunang content creator sa Mobile Legends. Hence, it became a natural platform for you to create contents. Which, for its most successful part, ay mga issues, di ba? Di ba? This case is further strengthened through the likes of other streamers na kung saan-saan nang galing. Kaya rin, magdagdag ka lang ng konting flavor hinder, di ba? Katulad nila Wrecker, nila Nanay TV, Larion, Chooks. Pero as long as it is Mobile Legends, you'll have an opportunity to show content. Diba? Naniniwala ako na sa ngayon, yung laro pa rin ang bumubuhat sa streamers and not the other way around. No? We all know that there are content creators who are leeching off from a game. A popular game, di ba? And there are few who truly contributes to it. And hype, pre, diba? Hype! Diba? Hype, tol! Diba? Hype! Hype ang pinakamadaling i-contribute sa isang game. Promise yan, di mo dapat sinisisi yung streamers ng LOL PC kung bakit mababa yung viewership nila. Actually, dapat hindi viewership ang nagli-lead or nagja-justify ng decision mo at ng ibang content creators, eh, diba? Kasi nagiging shortcut yon or nagiging shortcut at mababaw na rason into truly understanding certain situations in content creation. For example, yung LOL streamers, no? Yung LOL streamers. Kaya mababa viewership nila ay hindi dahil sa hindi sila nang-hype. Grabe tol, diba? Kasi isa sa mga pinaka-hype na taong na-meet ko sa, ano, sa industry, galing sa LOL, eh, diba? Diba? The main reason why LOL streamers have low viewership is because of the way their viewers behave. Karamihan ng LOL players na supposedly viewers dapat ng streamers ng LOL ay naglalaro sa computer shops. At kung ikaw may budget ka, 'di ba? Na 50 pesos, no, para sa 4 hours na promo, 'di ba? Pangnunood mo ba ng stream 'yon? Pagpunta mo sa com shop, 'di ba? Hindi tol, hindi man. In general, wala sa kultura ng LOL PC player sa Pilipinas ang manood ng stream. Sa States and West, pwedeng-pwede pa, di ba? Kasi yung internet doon, di ba? Parang pollution eh. Nasa paligid lang. Dito yung internet sa atin, parang pag-ibig, men. Ang hirap. Sobrang hirap hanapin. So, yeah. Walang kasalanan yung LOL streamers, tol.
More of biktima sila ng pagkakataon, biktima sila ng pagmamahal nila sa LOL, at biktima sila ng mga taong may kapangyarihan sana suportahan sila. Sa totoo lang, dapat pa nga mas mas tinitingala at nire-respeto mo yung mga LOL streamers eh. Kasi hindi sila tumiklop gaya ko, 'di ba? Na walang no choice kundi mag-shoutcast for ML, and mas pinili nila mag-stay sa LOL kahit nung wala pang Wild Rift. So, you give them some slack, 'di ba? Give them some slack, dude. Ma? And bilang gamers, nilaro nila kung ano yung gusto nila laruin. And that calls for respect in itself, di ba? Now that LOL Wild Rift is here, a mobile game tol, no, naniniwala akong kayang-kayang buhatin ng laro yung mga streamers nito. Galing man LOL or ML. It doesn't matter kung hinahype nila eh, di ba? Actually, di naman needed i-hype yung Wild Rift sa ngayon. Matagal lang hype yung Wild Rift. Sa sobrang hype ng laro, 'di ba? Sa sobrang super hype ng laro, nananahimik ka dogs, pero ikaw yung tinanong. Ikaw yung inabutan ng hype ng Wild Rift. And you're playing it, 'di ba? Again, like I said, hindi hype ang need ng tao ngayon from Wild Rift, no? It's a mobile game from a game na kinopya ang ML. Matagal nang hype ang tao for it. Ang need ng tao ngayon for Wild Rift ay kaalaman. They need to be informed if it is truly a great mobile game that it is meant to be. And anyway, kaming LOL PH tol, hindi kami dead tol, nananahimik lang muna kami. Umiisi lang sa hashtag LOL is life, no? Pero hindi kami na deads. Mas matitibay pa nga yung mga natira eh. So, yeah, TLDR tol, there are deeper reasons, no? For what? Number one, there are deeper reasons aside from streamers why LOL is not that successful in PH. Number two, hindi kasalanan ng streamers / creators bakit ganon ang LOL PH community. And number three, no, Wild Rift will bring glory to LOL PH. Hindi siya need ng hype. Ang kailangan niya ngayon ay feedback to make it a better game. So, yeah, be careful about that hype thing, dogs. No? You may give viewership or hype to certain gamers, streamers, or communities by orchestrating issues, clout, or whatnot. Pero marami-rami sa amin ang hindi nadadala sa ganun. Diba?